Ito na yung ating setup, gumagana na, wala naman siyang problema at working na working lahat. Ngayon nga itong aking solar panel ay nasa lupa, ayan o. Tapos yung power na naman na ibigay niya ay nasa 113 watts. So for today's video naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba isinet up yung solar panel ko na yan. At nasabihin ko na rin kung magkano nga ba yung nagastos natin kada item na ginamit sa solar setup. So ngayon, isa-isahin muna natin yung mga ginamit ko dito sa solar setup na to. Number 1, solar panel 200 watts. Tapos 10 gauge na wire, red and black. Dalawang MC4 connector. Dalawang 16 amps na circuit breaker. Isang MPPT solar charge controller. Isang 12 volts 100 ampere hour na battery. At isang inverter. Then syempre, kailangan din natin ng screwdriver, tapos yung pamputol lang wire, pantalop, anong tawag dito, nakalimutan ko na, tapos plies. And then syempre, bago natin makalimutan, flex natin si Fabien Payo na nag-request ng video na ito. Ito na yung mga gamit natin, ayun ang ating solar panel. So simulan na natin. Unahin natin dito sa ating battery. And then, ikakabit natin sa solar charge controller. Pero bago siya ikabit sa solar charge controller, gagamit din ako ng 15 amps na circuit breaker. Ngayon naman, uunahin kong ikabit itong ating solar charge controller papunta dito sa ating circuit breaker. So, here is the positive. And then, higpitan na maayos. And then, the negative one. Then, dito sa ating circuit breaker. Yan. And then, circuit breaker naman papunta dito sa ating battery. So, here's the positive. Then, dito sa positive ng ating battery. And then, kabit na natin dito. Bawal kasi tayo magkabit nyan dyan, tapos magdidikit yung dalawa, baka masira, magsi-short circuit. So, diretso na natin dito. And then, yung negative naman. And then, dito sa ating negative na circuit breaker. Tapos, higpitan. And then, tataas ko na ang circuit breaker. Tingnan natin kung gagana na. Ayan, as we can see, gumana na at 13.1 volts. And next naman, dito tayo sa ating solar panel. Yan. Ito yung gagamitin kong solar panel, 200 watts. Dito sa ating solar panel, may nakalagay na minus. Ibig sabihin siya ang negative. At mayroong positive, kulay pula. So dapat dito sa ating wire, yun din yung kanyang kulay para magtama tayo papunta sa circuit breaker papunta sa ating solar charge controller. Positive natin, kulay pula. So nakalagay dito sa ating solar panel, positive, pula. So eto yon, positive, kulay pula. Yan. And then negative naman. Kulay itim. Dine. Yan. And then, ibibilad na natin siya sa arawan. And by the way nga pala, ito nga palang dulo ng ating wire galing sa solar panel. Hindi ko siya hinahayaang magdikit. Kasi pag nagdikit sila, mag-short circuit yan. Baka masira naman yung ating solar panel. So, wag na wag. Ito yung positive, kulay pula. So, ikakabit ko na siya dito. And then yung negative naman. So, eto na. Okay na. And next naman, ikakabit naman natin siya dito sa ating solar charge controller. So, here meron naman akong a pair of wire. Tayo sa positive. And then negative. Tapos dito naman sa ating solar charge controller. Positive natin dito sa una. At negative naman ay dito sa kasunod. Tapos si higpitan. So ayan, naikabit ko na. Okay na sila. Isang set na tayo.
And then, tataas ko na ang circuit breaker. So, ayun, gumagana na, nag-charge na siya. Ito yung sign na nag-charge na siya. Meron siyang icon ng solar panel, tapos umiikot na dito sa ilaw. As of now, yung battery ko ay nasa 13.2 volts. And then, yung solar panel ay 16 volt at 5.8 ampere. Yan, tumataas ng 6 amps. At after nitong setup na to, saka naman ako maglalagay nitong inverter. Ito nga palang inverter na ito ay 1000 watts pure sine wave. Medyo matakaw lang sa power. And then bago ko siya ikabit dito sa battery, papatayin ko muna itong aking buong setup. Papatayin ko itong solar panel. And then patayin ko itong battery. And then ikakabit ko na itong ating inverter. And then sa negative naman dito. And then bubuhayin ko na itong buong setup. Unahin kong buhayin yung battery. And then yan, nabuhay na sa ating solar charge controller. Next naman yung ating solar panel. Ayan, okay na yung ating setup. And then make sure lang na naayos natin ang configuration dito sa ating solar charge controller dahil ito ay MPPT at marami siyang buting tingin. I-download natin yung kanyang app, LD Solar, sa Play Store or sa App Store. And then punta tayo dito sa ating local. Tapos mag-add tayo ng device. Add device. Click natin yung allow. And make sure lang na connected tayo sa Wi-Fi, sa internet. And first time lang naman yun. Pagtapos naman ito kahit hindi na. Buhay natin yung Bluetooth at yung ating location. Kapag ganyan, may na-search na siya, click na natin itong connect. Tapos, ito na yon ang ating solar charge controller. Click natin yung finish. Ayan, ito na yung ating solar charge controller. Click natin. Dito natin mamamonitor yung real-time performance ng ating solar panel at itong ating buong setup. As we can see, yung solar panel natin ay nagbibigay ng 116 watts, 6.1 ampere or 18 volts. At yung current naman na pupunta dito sa ating battery ay 8.6 ampere. Make sure lamang na naayos natin kung anong battery type. Punta tayo sa setting. Ayan, dito sa setting natin, makikita natin kung anong battery type yung ginagamit natin. So in my case, gumagamit ako ngayon ng LiPo4 battery. Ito yon, LiPo4S. Tapos 12 volts din naman. Tapos dito sa ano, kahit huwag nyo nang baguhin yan. Then click natin yung send, confirm. And after nan, okay na, wala na tayong problema, punta na tayo dito. Makikita natin yung ating real-time performance nitong ating buong setup. And then kapag tapos na yung ating setup, pwede na tayong gumamit ng ating appliances. So buhay natin yung inverter. And eto na. And then buhayin na natin itong electric fan na umiikot na dahil sa hangin. So ayan, gumagana na. Okay, tapos na itong ating setup. Patayin ko na yan. Ito na yung ating setup. Gumagana na. Wala naman siyang problema at working na working lahat. Ngayon nga, itong aking solar panel ay nasa lupa. Ayan o. Tapos yung power na naman na ibigay niya ay nasa 113 watts. Ayan. So ngayon, dito ko lalagay yung mga product na ginamit natin tapos yung mga bawat price nila kada isa. So number one, yung 200 watts na solar panel. Siya is 4,250 pesos. Tapos, 10 gauge na wire, red and black, tig 5 meter yon, nasa 580 pesos. Dalawang MC4 connector, 56 pesos. Dalawang 16 amps na circuit breaker, 460 pesos. Isang MPPT solar charge controller na 15 amps, 1,949 pesos. Tapos, 12 volts na 100 ampere hour na battery, yon ay equivalent to 15,950 pero siya ay nakadala na 319. Tapos isang inverter na 1,980 pesos. So ang total niya lahat is 25,225 pesos. At hindi pa yun yung talagang exact price kasi may mga shipping pa yun. Yun na talaga yung pinakamura. Pero kung sa Shopee naman na ma-order, minsan meron daw mga voucher kaya nakakamura din kahit papano at free shipping na rin. At yung isa pang tanong na hindi ko pa nasasagot ay ilang oras or kaya bang i-full charge ng 200 watts sa solar panel yung 100 ampere hour na battery? Well, wala talagang tiyak na sagot kung ilang oras or ilang araw siya bago mo full charge kasi nakadepende talaga yun sa sikat ng araw.
Pero dito sa amin, yung sikat ng araw, yung katingkadan talaga, umaabot lang ng 4 na oras. Yun yung alas 10, alas 11, alas 12 hanggang alauna. At pagdating pa ng pahapon, wala, sobrang hina na. Kaya yung 100 ampere hour na battery ko, pinakamabilis na ma-full charge sa loob ng 3 araw. Pero may way pa naman para mas mapabilis yung ma-full charge, yun ay kung magdadagdag tayo ng solar panel. At yun ang gagawin natin sa sunod na video. So ayun lang muna for today's video. Kung mayroon kayong request pa, just comment na sa ating comment section below at gagawin natin yan hanggat kaya pa.